taon-taon po kasi halos malaki talaga nilalaki ng tubig dito. Ano to, kahit ganito kainit yung panahon, tumataas pa rin yung tubig? Gagaling po sa dagat. Kasi sa ibang lugar, kinaka po sila sa tubig, halos wala nang katubig sa mga palayan, pero dito, araw-araw. Dito po kasi, pangkaraniwan ay lubog dito sa tabing dagat kasi. Grabe! Medyo mainit na. Yun. Alas 9 pa lang ng umaga, pero ramdam na natin ang mainit na panahon dito sa bahaging ito ng Luzon. So ayon sa mga napapanood natin sa balita, magtutuloy-tuloy na ang ganitong klase ng panahon hanggang sa matapos ang El Nino. Alam naman natin yung epekto ng El Nino. Walang gaanong tubig yung karamihan ng mga lugar na nandito sa mainland na itong Luzon. Speaking of tubig, yun, alam nyo ba na dito sa bahaging ito ng Luzon, bagamat walang gaanong ulan, bagamat sobrang init ng panahon, ay pinoproblema pa rin nila yung pagtaas ng level ng tubig. Yun. So makikita po natin dito na pangkaraniwan lang yung sitwasyon na itong lugar. Pero pagsapit ng hapon, pagsapit ng ilang araw, biglang nagbabago itong lugar. Yung dating pangkaraniwang lungsod o bayan ay biglang nagiging water world dahil nga sa hindi normal na pagtaas ng level ng tubig. Isa po yan sa mga dahilan kung bakit dito sa loob na itong terminal makikita natin ang ilang mga motorsiklo, ilang mga sasakyan na minodify na para mabagay o magamit nila sa mga panahong medyo mataas yung level ng tubig. Yung pinakamalalim na baha na linusong nyo, gano'ng kalalim? Dito, pagka ilulusong mga dito, 5-2. Hindi ba namamatay yung makina? Hindi naman. So hindi naman naging sirain yung motor mula nung nilusong sa baha? Malakas masira yung mga bearing. Yan ang masalim. So kumikita pa rin kayo kahit napapalit-palit kayo ng pyesa? Oo. Sa ganito, mga ilang pasahero yung kayang maisakay? Kumpurte, apat. Saan po yung pinaka-ruta nyo dito sa Bulacan? Dito, hanggang sa Pascual, balik-balik na gano'n. Yung pinakabahaing lugar, ano po yun? Buong Hagonoy. Tingnan nyo naman, no? Grabe. So marami na po tayong napuntahan mga lugar na may mga bumibiyaheng tricycle, pero dito lang po natin nakita yung ganitong setup. Imagine ilang inches po yung nadagdag dito at sa kabila, dahil nga sa pagalimbawang high tide sa bahaging ito ng Bulacan, kailangan ng mga ganitong sasakyan. Yung mga pangkaraniwang motor kasi, yung mga ganitong flat ay hindi makabiyahe dahil nga sa lalim ng tubig. Pero ito, ayan, tuloy-tuloy yung kanilang biyahe. So, dito may mga lugar po silang kayang mapasok na hindi na kayang puntahan na itong mga tricycle. So, nakikita nyo naman sa kanilang terminal, sobrang dami ng mga tricycle. At bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang ruta. Yun. So, malalaman mo dito kung bahain yung rutang pupuntahan ng tricycle sa pamamagitan ng mga setup. So bago po natin umpisa ng ating biyahe, eto nga pala si Lazadik, isa sa mga kilalang vlogger dito sa Bulacan. Search niyo po yung kanyang YouTube channel kasi marami po kayong matututunan at makikita mga panibagong lugar na marahil hindi niyo pa napupuntahan. So dahil nga sa hindi ganun kataas o walang baha dito sa Hagonoy ngayon, kaya sakto na yung ganitong tricycle na sinakyan natin. So, tingnan po muna natin, ikutin kung ano yung mga meron dito sa Hagonoy. At meron po kaming ipapakita sa inyo na nagiging basehan nila o nagiging guide nila kung kailan tataas yung level ng tubig.
Yan, so nakita nyo naman kung gaano kataas itong kalsada nila. At maging yan, na inaabot pa rin ng tubig kung halimbawang binabaha itong Hagonoy. Ito yung mga size ng tubig dyan nung nakakaraan. 3633. Pinakamababa dyan yung mga 20. Yung natapatan mo ngayon, ito yung mabababa. Wala siya halos. Pero kadalasan, malalaki yung tubig dito. Bihira yung walang tubig dito ngayon. As in, parang mas madalas pa siyang may tubig sa ibang lugar dito na mabababa kesa sa walang tubig. Yung 3-3 na yan, maliliit pa yan, pati yung 2 ano na yan. Pero meron dito mga 4-3. Meron pa yung 4-9. Wow. Yung iba. Meron pang 5-2. Meters to? Hindi ko sure, parang ganun. Meters. Meters to ano? 4-3. May 4-9, 5-2. Yung 4-9, hanggang saan na yung dito? Yung 4-9, kulang ano na yun, nandito na yun. Alam mo dati yung taas nito? 8 feet taas nito dito, bago ito tambakan ng tambakan. Wow, so parang ano na to? Pangalawang palapag na, kumbaga. Ayan na yung pinakabubong namin dati, halos pati yan. Ayan, no? Yung kalendaryo na yan, sino yung gumawa niyan? Bale, ito, galing to sa mismong water district. Sila ang nagbibigay nito. Ito yung libreng kalendaryo ng water district. Oh, meron okay. Din kalendaryo yung mga fish pond dito, yung mga nag-aalaga sa mga fish pond, mga propietaryo. Gumagawa din sila ng kalendaryo nila na meron ding high tide din ng tubig. So ganun na yung pinaka-kalendaryo talaga dito sa Hagonoy. Meron siyang nilalagay lagi na sa tubig para nga magamit ng mga tao pagka high tide. So eto nga pala yung Barangay Santa Cruz na itong Hagonoy, Bulacan. At sa dulo po nito, yung Barangay San Pascual. Yun po yung barangay na talaga namang... Talaga namang hindi biro yung lalim ng baha pag halimbawang tumataas yung tubig dito. Kaya yung mga tricycle na bumibiyahe papunta doon, yun po yung mga nakatodo na para pag halimbawang mataas man yung level ng tubig, kaya pa rin nilang makalusong. Po tayo dito sa gilid lang netong daanan yan dito sa May Court, kasi isa sa mga napansin natin ay etong naka-stack na tubig na kulay pink. Ayan, tingnan nyo naman. So sa lahat ng mga naka-stack na tubig na nadaanan natin ay eto lang yung kulay pink. Dati daw ay kulay brown yan, at dahil nga sa naragdagan o nasapawan yung tubig, kaya nag-light siya, kaya naging kulay pink. Yan, no? So sa dami ng mga pinuntahan nating daungan, dito tayo napadpad sa bahaging ito ng San Agustin, na kung saan tinatawag nilang Halang. So dito may mga nakadaw ngayon na bangka, at yung gagamitin po natin o yung sasakyan po nating bangka ay eto. Sir, di ba walang cutting? Hindi ba to delikado? Hindi, matatag naman yung mga bangka dito. Hindi naman delikado. Sige. Thank you. Medyo maganda yung timing natin ngayong araw na i-explore itong Bulacan. Dahil nga sa hindi baha, nakikita natin yung mga lugar na dati nang nakalubog sa tubig. So nakikita natin ang buo, yung mga kabahayan, nakikita natin yung kanilang mga bakuran, at itong mga lupa na minsan ding lumulubog o madalas na lumulubog pag halimbawang baha itong Bulacan. Yan. So wala pang 20 minutes ay narating na po natin itong isla ng Pugad na sakop pa rin ng Hagonoy. Yan. So mula doon sa kabila hanggang dito, nakita natin itong madaming bangka na pare-pareho walang cutting.
So kaya pala nahirapan tayong maghanap ng bangka na RK line papunta dito eh dahil halos lahat ng bangka ay nandito sa Hugan. Dati ang high tide dito sa amin, hindi naman umakyat sa barangay eh. Hindi umakyat dito sa karsada nung panahon na mga bata kami. Pero ngayon, konting ano lang, hanggang dito na, hanggang hita na ang tubig. Naaanuhan pa yan, natatambakan pa yung karsada namin. Talagang malaki ang binaba. Yung iba, kaya nagpapataas na ng bahay. Kasi nga eh, napakahirap yung maglilimas ka araw-araw. Hanggat may magagawa ang tao rito, talaga nagpapataas ng bahay. Kaya kita mo yung mga bahay na yan, matataas na yan, pero minsan inaabot na rin. So eto nga pala si Ma'am Sonia, siya po yung barangay captain nitong barangay Pugad ng Hagonoy. Ayan, so Ma'am, okay lang ba mag-ikot po na kami dito sa isla? Okay lang po. Eto nga pala si Sir Ronald, siya po yung isa sa mga kagawad nitong barangay Pugad. Saan po yung bahay niya, sir? Ere lang po. Eto, etong may tindahan? Ah, ito pang may tindahan. Ito pang may terrace. Gano'n po ba kalaking tulong etong daungan na to dito sa bahay niyo? Eh, malaki pong tulong. Kung wala po rin, baka giba na po rin. Pagkadating po kasi ng tagulan, tsaka habagat dito, halos maabot na po dito yung... Sentro po ako dito. Ikaw yung taga-salo ng alon. Ah, kaya Mrs. K, umuwi na ng malolos yan pagka malaki alon. Yan, so baka napapanood tayo ng mga nasa pwesto at pwedeng makatulong dito sa Barangay Pugad. Ayan, isa po sa mga nire-request nila ay yung magandang seawall para kahit papano ay masangga nila yung mga malalakas na alon na humahampas dito sa isla. Dito po ba hanggang saan yung tubig? Hanggang dito. Hanggang Bewang. Buti po natapat kayo ng low tide. Hanggang dito yan, pero pag low tide hanggang dito. Low tide pa yan, yung dito? Oh, sa gabi na po yung tubig kasi ng aloe, laki ng tubig. Napansin ko sir, karamihan ng bahay dito, konkreto. Nung araw po kasi, halos mga kawayan lang eh. Sa nagkakabagyo po, paminsan-minsan ng malalakas, tiyunti po na kinukonkreto yung mga bahay. Okay. Kasi dalimagi ba pagka... Pero ang hindi lang maganda sa konkreto, eh, nahihirapan kayong sumabay sa pagtaas ng tubig. Yun nga po. Kahit may magtatamba ka. Oo. Taas na pataas. Taon-taon po kasi halos malaki talaga nilalaki ng tubig dito. Ano to kahit ganito kainit yung panahon, tumataas pa rin yung tubig? Gagaling po sa dagat. Kasi sa ibang lugar, kinaka po sila sa tubig. Halos wala nang patubig sa mga palayan. Pero dito, araw-araw. Dito po kasi pangkaraniwan na ilubog dito sa... So dito naman sa likod na itong simbahan, nandito yung kanilang health center. Elevated na rin po yung court nila at pwedeng gawing evacuation site kung halimbawa tataas pa yung level ng tubig. So tingnan nyo naman itong gusaling to. Abot na natin yung kisame. Yan po yung ano namin, sir. Yan po yung daycare namin. Daycare center. Alos na lumubog na po sa lagasaan. Nagagamit pa to? Opo. Pag halimbawa ang mataas yung tubig, sa... Wala akong pasok. So dahil nasa liit na itong isla, kaya naikot natin to sa loob lamang ng ilang minuto. Nakita natin na medyo maganda yung kalsada paikot dito sa isla at natsempo pa na kung kailan low tide. Nalakad natin ng walang baha itong isla ng Pugad na madalas binabaha kahit na walang gaano ulan. So maya-maya daw, pagsapit ng gabi, ay siya namang pagtaas na itong level ng tubig dagat. Sa mga rason kung bakit tumataas yung tubig dito sa bahaging ito ng dagat ay dahil sa tinatawag nating climate change o global warming. Bawat taon, tumataas yung level ng tubig dagat dahil nga sa pagkatunaw ng mga yelo, samut-saring reclamation, pagtatambak sa dagat. Kaya
nadadagdagan din o tumataas din yung level ng tubig. Sa kabuuan, buong mundo ay inaabot ng mayigit 4.6 yung average ng pagtaas ng tubig dagat. Pero dito sa Pilipinas, naitala ang pinakamabilis na pagtaas ng level, naaabot sa mayigit 5.7 hanggang sa 7.0 millimeter per year yung pagtaas ng tubig. Kaya marami sa mga isla, marami sa mga coastal areas na nandito sa Pilipinas ay ramdam na ang pagtaas ng level ng tubig. Halimbawa na lang, etong isla ng Pugan. Sumula doon sa isla ng Pugad ay dumiretso naman po tayo dito sa Tibagin. Yun, dito banda makikita po natin itong isla ng Tibagin at kumpara doon sa isla ng Pugad ay mas malaki itong isla ng Tibagin. So dito sa kabila makikita po natin bagamat nakahiwalay na po siya dito sa isla ng Tibagin ay sakop pa rin po ito ng barangay. So dito makikita po natin itong helera ng mga bilaran nitong alamang. So mula doon sa kabila hanggang dito, eto mga pinatutuyong isda, mga pinatutuyong alamang, yung makikita natin. At maliban dyan, tanaw din po natin ang napakadaming ibon na kumakain nitong alamang. So isa po siyang hipon at eto po yung hipon na hindi na daw lumalaki.